Oh mga guys, welcome to my vlog to Mr. Kilabot Channel. Time to check na naman po tayo. Bakluto muna tayo mga guys dahil hindi ngayon busy si Mr. Kilabot dahil Sunday ngayon mga guys. And syempre, ano naman itong lulutuin and props ni Mr. Kilabot kung paano magluto or paano lutuin. Ang iluluto po natin mga guys ay simple lang po. And papanoorin nyo po mga guys kung paano ako magluto ng ating isda na sumisu. Samisu. Ayan po. Ang ating mga ingredient ay naka-ready na po. Ayan mga guys. And eto na po ulit si Mr. Kilabot. Taraan! Please subscribe yung YouTube channel. And thank you sa pating mga comment section and sa pating mga pal. And sana po. Eto po si Mr. Kilabot ngayon lang po. Tamang luto muna kasi busy-busy si Mr. Kilabot. And mapapansin nyo na bihira makapag-upload or makapagawa ng video. Dahil nagtatrabaho po si Mr. Kilabot. Sobrang busy po. And eto na po mga guys. Magluluto po tayo ng isda. Ayan pa. Waiting lang muna guys dahil naiwan ko po yung mantika. Ito na mga guys. Nakalimutan ka mantika natin dahil naubos na kanina. Dahil ginamit natin sa pamprito. Pinirito ko kasi muna yung isda. Mga guys, bago natin itong ano ito mga guys. Nandito na uli po mga guys. Ang ating mga ingredient uli. Ayan, nandito na si sibuyas. Nagmura na po siya. And yung kamatis. Ayan, mas marami-rami si kamatis. And syempre si bawang. Ayan, si ahos. Yan ba tapos? Ay, bawang. And nandito yung ating ceiling green. And syempre ang ating ilalagay po mga guys. Isda. Ito po ay isda na maya-maya. And tawag po dito sa amin ay maya-maya. Ito po ang gagawin natin. Ito po ang gagawin natin. Ito ngayon. Paano ko lulutuin to? Dahil first time ulit, lutong Macau ni Mr. Kilabot. Yan mga guys, magluluto si Mr. Kilabot mga guys kung paano magluto ng lutong Macau. And support nyo to, ang aking luto. And magluto tayo ng simpleng luto ni Mr. Kilabot na isda sa sumisu. Ayan, kasi miso naman po. Miso ang luto natin. Ayan. And yun natin papakita and ingredient natin. And kasi di pumunta sa palengke si Mr. Kilabot yung recipe. Gusto niyang bilihin yung ganun na lang na simple lang. And bubuksan na natin po mga guys ang ating kawali. Ayan. Ayan mga guys, habang pinapainit uli natin ang ating kawali. Tarang! Nagpapasalamat po ako sa inyo guys. Ayan na si pagtyaga po ang ginagawa ni Mr. Kilabot. And ngayon Sunday. Nasa bahay si Mr. Kilabot ay sobrang tigasin. Tagaluto. Mamaya, may gagawin na naman. May gagawin na kung maghuhugas po ako. Naririnig yata nga sa usipa. Habang pinapainit natin ito, and ito na po yung mantika. Nilalagay na natin. Sa miso po ang ating gagawin na. Miso. Gusto nyo mito. Lagyan natin ng konting mantika po. Ayan mga guys. Lagyan natin ng konting mantika. Napainit na natin. Para hindi masyado siya ma-oil. Para pag umigot ng sabaw. Food treat! And saglit lang lutuin ito mga guys. Pero mas matagal yung mag-prito ah. Pinirito ko muna kasi ang iba kasi rekta na. And pagkahugas ng isda or ano naman po. Yan ito na. Ay sa akin yung chichiboreche po. Yan. Pinirito ko muna po yung ating fish. And ito po ay isda na maya-maya po kung tawagin dito. Yan. Pero ang tawag ito ay milde papi. Yan po. And mainit na po. Umuusok na po ang ating mantika. And lalagyan na natin po ulit si bawang. Tarang! Please subscribe to my YouTube channel. And please support to Mr. Kilabot. Ayan po. Para ng luto ni Mr. Kilabot ng fish. Ako na lang mag-uwag yan. Ayan. 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 Ay, sibuyas na nagmura na po siya. Mura na po ang kilo mga guys ng sibuyas. Pero paano? Nagmura-mura na lang ang sibuyas. Ayan.
Okay? Ngayon, lagay na rin natin. Ano lang yung gagawin ko? Kamati? Abang nagluluto si Mr. K. Ano, panoorin niyo po ang aking kapugian. Ano? Yun. Oh, hindi rin. Ay, nalalala. Ganyan po mag-isa si Mr. Pilado. Kailangan po talaga i-take siya para mag-isa talaga ng maalos. Ayan, sabudo talaga. At eh, nandun lahat ang lasa na kanilang recipe. Simpleng luto ni Mr. Pilado. Pero, ang bangong mga guys. Ang kapitbahay, nagbubuto na sa lutong makukulang ni Mr. Pilado. Thank you sa walang sawang support niyo po sa aking YouTube channel and kaya dito po kay TikTok na so, nandiyan pa, nakadyan po no, ang aking mga kaibigan na idol, Lodi na hinihintay lang natin paggawa ng mga video or sa TikTok and lalagyan na natin po ng kumpin water at bato. Ito po ang ating grip po. Lalagyan muna natin po muna ng tubig. At dalawang baso na po kasi masarap yung may sabaw eh. Kasi sabaw pa lang po nito mga guys. Ulam na. And hintayin natin pong makulo. And yan na lang muna natin. Siyempre habang hinihintay natin kumulo yan mga guys, ito na po yung gulay. Hindi yung pechay bagyo ba to or pechay ano, yan ito po ang ilalagay natin. Pechay na ano ba to, kalimutan ko na nga, wala na sa vocabulary ko and binabad ko muna para malinis na malinis and mahugasan. And ibalik natin habang hinihimay po po ito mga guys. Bahay muna natin ang mga dulok-dulo niya para ito po ito kasi yung pinakalas yung ilalagay natin yung gulay na ito. Bahay muna natin and simpleng maghiwa si Mr. Balabot, napaka-sexy. Ayun! Ayan po ang pagluluto ni Mr. Kalabot mga guys. Simpleng luto lang nito. Sabisyo po ang ating luluto. Ito yung napakatigasin si Mr. Pilabot. Mabsent ako ngayon mga guys, Sunday, pero may paso kami. Pero kailangan ng katawan mag-relax and makapagpahinga man nila. Bukas, tomorrow, Monday, pupuka na naman po, banata na naman sa trabaho, and hataw na naman. Kahit pa paano, nasa bahay, nakakapag-relax. Walang nagbabantay, nagbabantay lang sa akin ang anak ko at katawa. Diwayway na natin po mga gasong gulay, dalawang hiwa lang para ayan, dalawang hiwa lang yung pang lalagay natin. Alam, 10 pesos lang din po yung gulay natin ha, yung mga guys ha, hiwain muna natin ayan, habang nagpapakulay naman yung naghihintay babadulin natin gasong kasi nakababad na po talaga siya. And itong mga basura na to dahil mamaya masisermonan tayo. Lagi mo na tayo sa basura. May basura na ko rito. Yan. Ito sa plastic. Para hindi masyadong makalat. Kasi makalat lang ang ilong ni Mr. Kalabot. Ang bahay pa ni Mr. Kalabot. Sobrang kalat. Yan. Lalagyan na po natin. And ayan po mga guys. Kumukulo-kulo na. Napakasimpleng luto lang po ito mga guys. Sumisu. And syempre, shake natin? Abang sinishake po natin yan. Pakantahan ko kayo. Mahal, miss na miss kita. Ang tangi kong hiling, huwag na sanang limutin. Mga sumpot, mali na yata ang lyrics ko mga guys ha. Napilitan mang magkalayo. Aking minamahal. Abang hinahalo natin para masarap makatulog ito mga guys.
Ang shout out sa mind ko yan. Mag-vlog tayo. Ayan po yun. Bakit napunta na yun diyan? Siyempre, ang ating lalagay natin na nandiyan ang ating mga sibuyas, bawang, para alam nila na nandiyan na nakalagay ang recipe natin. Ayan po ang mind ko. Paano rin napunta diyan? Kumuha ng sibuyas. Anuhin mo ah. Tatanggalin mo yun. Oo ah. Mahin talaga. Oo. Tapos ng ating ginagawang paggagawa ng video and decoration. Ano pa? Yung? Ipablock mo kung paano kita utusan dyan sa ilalim. Ayun, pag nasa bahay talaga ako mga guys, take asin talaga si Mr. Kilari. Ang daming inuutos, di ba ako tapos magluto rin. Mas gusto ko pinasa trabaho ako, pinasa labas ako. Kasi pag nandito ako sa loob, bigita niya ako, sobrang sipag doon ni Mr. Kilari. Totoo naman po kasi pag nasa loob ng bahay po, tulungan. Hindi niya kayang buhatin, hindi niya mani. And kumukulo na mga guys, ilalagay na natin ang design lang natin. Arrange natin ng maayos. Para guwapo. And then, hinahan natin ng apoy. Ayun po, pinirito ko po yung kanina. Yung para magluto si Mr. Calabos ng sumiso. Siyempre, magluto yan ni Mr. Calabos, mga guys. Isda yan, mga guys, ha? Hindi yan pork chop, hindi yan chicken. Hindi yan chicken o ano. Ayan, isda. Fish. Ayan, fish po yan, mga guys. And itong natira para kay Miming. Kasi para sa pusa ko. Kailangan din si Miming naghihintay. And kalagay natin ang konting salt. Salt daw asin. Para may lasa, konti pa. And so, konting asin lang po yung mga guys. Ganyan yung magluto si Mr. Pilato. And syempre, lalagyan na natin ang ating sumiso. Yung simpleng luto ni Mr. Calabot para hataw sa pagkain. Pag tinanong ko na naman ulit yung pangalan na sa mag-share muna na lang. Ayaw mo po ang talaga mga guys. Alam mo, yaka na namin. Sabay-sabay na tayo. Ito na maulang kumain ng pusa po. Ayan mga guys ha. Habang nilagay na natin to, ilagay na po natin yung ceiling grill. Ayan mga guys. And syempre mga guys. Ayan. Lagyan na natin po siya. And lalagay na rin po natin ang gulay para hindi ma-overcook doon ang ating fish. Kasi over na talaga pinirito na yan. Sabaw lang po ang ating habol dito. Pero isda rin po kasi nandiyan ang lasa. Kasi binabad ko pa kasi yung mga guys sa tubig. And yung tubig. Okay. Oh. Ang pala naman natin sa natin yung gulay. And lagay na natin sa dito. Hindi masyadong makalat kasi kalat ng ilong ni Mr. Kilabo, di ba nga guys? Ay, napansin na ng aking ilong dahil ganyan talaga yan. Ayan mga guys. Lagyan na natin ng pampalasa. Dagdag. Kunti-kunti lang mga guys. Kasi nandito na yung lasa niya. And lagyan na natin ng ginisa. Ay mga guys, ibuntag na, buntag. Buntag natin yun mga guys. Para masarap. And yung mga basura, lagyan natin sa paglalagay ng plastic. Malinis tayo kung yun lagi sa ating kusina. At simpleng bahay tayo, lagi tayo malinis sa kusina. Yan. And waiting to pulo-pulo ulit mga guys. And alu-aluin natin ng konti mga guys para masarap mga guys. Ayan ang sumisunod sa kilabo. Simpleng halo lang guys para hindi madurog ang isda. Mga anong ganun lang para yung lasa maghalo-halo lang po. Yung
tamang pag-alo lang kasi langit na kayo pag madurog na po ang isda. Kasi ito, kaya nga pinirito para masarap. Kasi ang iba hindi na pinirito, diretsa na siya sa akin po talaga pinirito. Lapit na po guys. Ayun mga guys. Papasilip natin ay naka-vlog po tayo. Ayan. Pang-vlog na po tayo mga guys. Ayan ang sumisu ni Mr. Kilabot. Napakasarap po yan guys. Simpleng luto ni Mr. Kilabot. Ayan ang luto niya na ay mamaya titikman uli natin. Pag natikman ko, tatanungin ko uli ang aking may. Mulo na po siya. Hintayin lang natin nga siya ng kumulo ng kumulo. Manapin mga guys. Huwag tayo ng isang extra kutsara. Ay, tikman natin mga guys ha. May! May! Ano ba pangalan ko? Love mo ako? Luto ako, hindi ko ano. Love mo ako? Ah, ba't nang tira-tira pa yan? Para kay Miming. May tira daw ako ng isda para kay Miming. Malangsa na yan. Ayun mga guys ha, nagluluto po tayo mga guys. Malangsa kasi yung isda natin. Kaya nga maya-maya eh. Ikaw lang walang kakain hanggang mamayang hapon mo na yan, hanggang gabi mo na yan ha. Ah, ako lang daw kakain ayun. Kasi masayang talaga siya. Pero ako kakain talaga ako. Kasi favorite ko din. Yung mga bubuhay pa nating nanay, ito lagi niluluto. Siyempre, papasilip ko sa ito. Ayan, lagyan na natin ang isda. Ito na po siya mga guys. Napakasimpleng luto ng sumisu ni Mr. Kilabot. Lagyan natin ang gulay. Ayan. Kain ka tayo nito mamaya mga guys. Lagyan natin sa bawo. Ayan mga guys, habang nilalagay ko lang sa bawo, panoorin nyo lang si Mr. Kilabot. Ang kapugyan ni Mr. Kilabot ay nandito lagi-lagi sa pagbablog, pagpasaya, kung paano gagawin content ni Mr. Kilabot, magsayo, or magluto, o maglinis ng bahay, or sa trabaho. Yan po ang ating marami tayong gagawin na content, kung anong gagawin natin. Ay, napaka-busy. I'm waiting to Mr. Kilabot channel na uli sa ating silver button na hinihintay kasi ilang buwan pa raw yun bago dumating. Ayan na po mga guys. Ayan, ang isda. Ayan, nandito po. Ayan, syempre, titikman uli natin. Init. Good. Napakasarap na guys. Sumisu. Sarap quality. Yung ano niya po ay maasim-asim. Naman namis-namis. Dahil yung halong ingredient. Napakasarap. Tingnan nyo mga guys. Ano sumisu. Ayan. Sarap ng gulay. At saka yung isda. Ayaw nito kumain nga sa ako kasi malangsa daw. Pero sa akin, ito yung favorite ko. Ayun mga guys. At sarap ay nakakain ako mamaya. Mukbang muna kunti. Tatlong sabaw eh. Asim. Parang sumisong sampalok kasi siya mga guys. Misu. Ayan. Luto ni Mr. Kilabot na misu with isda. Ayan. Napakasimple po yan ha. Hindi yung mga ganang. Sarap po mga guys. And maraming salamat po sa walang sawang support mo kay Mr. Kilabot. And ringit eh. Ang sarap kasi eh.
Ayan po mga guys, ha. Buto tayo na tumiso. Mga marami mga hinginip ang mga kapitbahay dyan. Pag nalaman yung luto si Mr. Gilagot. Nauna na ako sa hibuk muna ng sabaw. Good. And thank you po sa walang sawang support kay Mr. Gilagot. Sana po yung subaybayan niyo po ako lagi na ano man pong ating inagawa. Dito po ako. Pero waiting tayo sa yung pag-meet naman po ako or ano man po. Simpleng content ang gagawin ni Mr. Kilabot yung about sa pag yung kung ano ang gagawin natin sa ating ano, marami po tayong naiisip and syempre kulang pa tayo sa material or pera or ano man po na giveaway or ano man po, basta marami tayong gadget na bibilihin pago sa paggagamit ng ating ano. And kukuha tayo ng kapaturutuin paano mag-edit para paano magganto, lagay ng mga ganyan. Eh, simple lang kasi ako eh, hindi marunong talaga. Mamaya ito, tapos ko upload na. Review konti. Or, ganun lang. Pero, thank you so much sa walang tawad support. And mamaya magpapagupit pa. Para si Mr. Kulado, sobrang kapalakal ng buho ko. Ayan. And thank you too. Please support my YouTube channel. Tarang! Thank. Please like and comment and maraming salamat sa comment section ko. Ayan. Papasalamat po ako. Nababasa ko po lahat ng comment section niyo. And thank you po. And maraming salamat. Maraming thank you. Bye-bye!